our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. So eto na mga kababayan, itatama lang natin ha. Ito palang ano, nag-post na ito. Ito ha. Itong pinost palang ito mga kababayan, etong nasa ospital na to, abay, eto pala si Tony Boy! Inatake daw? Grabe! Oh, grabe, inatake ang lolo nyo! Siguro, ano, siya, inis niya. Oh, ano pa, next. Ingay mo. ICU ako ngayon. Hoy, Kati, na-ICU na ex mo! Si, ano no, si congressman ah. Matulis! Ha? Oo, yung mga, eto yung mga idol! Di ba, Win Montero, no, nandiyan baba? Ganito yung mga idol, di ba? Pero yung mo, hindi inatake sa, ano, siya habang ano, ha? Habang dumadaan ang bagyo at bumabayo. Ito pala yung ex na, ito yung iniwan. Ay, ito yung nang iwan. Oo, kasi nga daw ito, may nag-post. O, ang sabi dito sa post mga kababayan, babasahin ko lang ulit, ha? Oh, babasahin ko lang ulit. Kati Binag, Sour Grapes, liar. Oh, di ba? Oh, Tony Boy. Oh, alam niyo naman kung sino Tony Boy. Ito na ngayon. Her because ano, left her because the barkada hired a detective. Nag ano lang ano, di ba? Detective para sundan na nga itong si ano. Siguro nakakaramdam si Tony Boy. Ramdam niya na ano na, uy, parang merong ano. De sinundan na nga itong si Kati. Love you pare. Oh, alam mo naman 'yon. Okay, pero eh mo, yung nilabas na naman ni Maharlika, JC De La Cruz. Oh, siya ito na. Oh, ito na nga daw. May nagsabi lang sa akin. Ito pala yung ano, yung nang iwan doon sa Chika Bebe. Na sabi, nagtatanggi-tanggi ba na hindi ako close sa mga Duterte. Eh, paano ngayon yan? Meron kaming, alam nyo naman tayo, di ba? Marami tayong source. Susunugin natin ang kasinungalingan ng isang professional liar. Oh, di ba? Ito pala yun. Pinasundan mga kababayan, ito nga daw, si Kati Binag. Netong, ano, Dabarkads, Nino, ni Congressman Tony Boy, oh, Floriendo. Oh, yan na, binanggit ko na yung apelido, ha? Nung pinasundan nga, ayun, ha, nabuking, na ano, ay may kinakatagpong mga, oh, Floriendo, di ba? Oh. Oh, yun na nga yun. Ha? Basta yun na yung pagkatunog, ha? Gayahin natin yung mga ano DDS mission. Pagkatunog, pwede na yun. Ha? Eto na. Pinasundan nga daw ni Tony Boy yung ano, si Kati. Oh, nung ano nga daw, nasundan, abay, biruin mo yun. Hindi lang isang lalaki. Ha? Hindi lang dalawa. Ha? Kundi, ha? Hanggang tatlong lalaki ang kinakatagpo. Bukod kay, ha? Tony Boy. Di ba? Oh, yun yun. Nung sinundan mga kababayan, dalawa hanggang tatlong lalaki ang kinakatagpo daw. Di ba? Di umano ni Kati Binag. Kaya yun, anong nangyari mga kababayan? Na-discover nga na dalawa hanggang tatlong lalaki bukod sa jowa na si Tony Boy. Eh, syempre, di ba? Kaya hiniwala yan. Sino ba naman ang matinong lalaki na titiisin mo yung, Diyos ko po, yung mapagtaksilan, oy, mga makinig kayo mga babae kayo, ha? Sa mga lalaki, naku, minsan nyo lang yan, mapagtaksilan, nungka. Oo, maniwala kayo sa akin, nungka talaga, di ba? Ang lalaki, kapag ka, ano, ang babae kasi, parang tanggap ng, ano, lipunan natin na manchichicks, pero, alam nyo yun,
babalik pa rin, uuwi pa rin sa bahay, sa asawa. Pero kapag ka ang babae kasi, o simple yan natin, pag ang babae, ha, eh, nagkabilang banger, ano yun eh, di ba? Hindi tanggap ng lipunan. Tapos yung lalaki, eh, magiging pulaan ng kantsawan. Di ba? Oo, di ba? Yun eh. O tapos, kapag ka ang lalaki kasi, parang ano lang yun eh. Parang, alam nyo yun, parang napaka-normal lang sa atin na, o yun, nagpunta sa club, di ba? Nag-table, o di ba? Habang umiinom, para bang pamparelax lang nila yun. Pero kasi, pagka ang babaeng gumawa ng ganyan, mga kababayan, hindi katanggap-tanggap ng lipunan natin. O sasabihin nila, ay, hindi, unfair naman. O di, pumunta kayo sa bansang tanggap yan, dahil sa bansa natin, hindi nga tanggap yan. Diba? Iba yung kultura natin. O di, pumunta kayo sa kultura ng, sa bansang tanggap ang ganyang kultura. Ganon. Huwag kayong manatili sa Pilipinas, dahil talagang, ma-ano kayo, ma-judge kayo. Kaya mga, yung mga minamahal nating mga mare at pare dyan, na may mga asawa, lalo na yung mga babae, ano, abay, maging tapat kayo. So ngayon, balik na tayo sa topic, baka kung saan pa tayo mapunta. Baka ma-end kagad tayo dahil word of wisdom na. Eto na ngayon, si ano, anong nangyari? Nang ospital. Ito na. Ingay-ingay mo. I see you ako ngayon. Oh. Kita nyo mga kababayan? Tapos ngayon, wag na natin ipakita yung pagmumuka at pag-interview ni ano ha, ni Maharlika kasi mabibisit lang kayo sa pagmumuka. Nuknukan ng sinungaling eh, di ba? Oh, eto na. Ah. Kilala nyo ba 'yan? Oh, di ba? Yan ba yung sinasabi niya na hindi siya close? Yan ba ang hindi close sa mga Duterte? Kita nyo naman! O ano na? Huwag na kayo magtaka! O sasabihin, hey, minsan lang yan! Minsan lang yan nangyari! O diba mga kababayan? Ha? Paanong minsan lang nangyari? O nagka-picture lang ng isang beses. Yung kay First Lady, ha? Isang beses lang nangyari. Alam nyo ha, itong propaganda ng mga Duterte talaga ay napakarumi. Oh, sabihin nyo, ay nako, minsan lang yan nangyari. Diba? Oh, eto na. Oh. Oh, iba na naman ang damit. Sino katabi? Sige nga. Pero in fairness ha, diba? In fairness, maganda siya. Aminin nyo na. Oo. Hindi naman tayo makukulong, pero si Maharlika baka makulong. Di ba? Oo. Pansinin nyo. Oo, iba na naman damit. Sino katabi? Yan ba ang hindi malapit? Oo, di ba, Argo? Digong. Tanong lang, ha? Tanong lang kasi ang mga betsilog ni, ano, ni yung mga nalink, ha? Yung mga na-link kay, ano, oh, Mamita Star Talk, ayan yung ano, pinapalabas na naman nila. Oo, na misal lang nakilala at nakita si First Lady inalok daw ng pulboron. Diba? Eh, labo naman nun eh. Sabi ko nga sa inyo, paano ba inaalok ang pulboron? Nasa kamay? Diba? Eh, alam ko yun eh, dapat yun, maganda, meron kang pangsinghot. Diba? Lalagay mo sa mesa, ganun. Ha? Tapos sisipsi. Ano? Ha? O, ganun. Diba? Doon mo singhutin. Oh, yung pahaba yan. No? Ginagamitan pa nga ng card yan eh. Diba? Oh. Oh, eto na. Talaga? Naging chick ni Digong? Di naman siguro. Bahala na, diba? Kasi talagang mahilig siya sa ganyang mga edad. Oh, kita nyo. Oh, pero aminin na nga natin. Oh, aminin na natin na talagang maganda siya. In fairness naman, Lord Glenn, di ba? Ha? Oh, di ba? Oh, una, eto. Oh, iba damit.
O baka sabihin nyo, ha? Meron pa. O, eto pa. May napansin lang ako, mga kababayan. Si Cathy? Ha? Si Cathy? Parang ano, no? Parang linta sa mga lolo! Hoy! Diba, no? Parang linta sa mga lolo! Oh, Diyos ko, ha? Panelo, ha? Talagang, dikit na dikit! Panelo! Oh, umamin ka na! Joke! Ha? Tanong lang, ha? Naging kayo rin ba? Tatanong lang kung naging sila rin ba, di ba? Kasi ang mga betsilog ni Cathy, lahat ng nalink, mga kababayan, eh. Di ba? Mga ondits, eh. Di ba? Mga ondits! Oh, ngayon, eto pa, meron pa! Meron pa! Oh, ano sabi rito? Basa! Ano sabi rito? April 25. Oh, taong ano? Oh, 2,000 at ano? Huwag mo nang tagalugin. 2019. Oh, kasi nakatingin ako dito, nanonood, 2091. Oh. Ngayon, mga kababayan, ito yung post na yung nagsasabi na sinungaling na hindi daw close. Oo, siya, Duterte. Maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa pag-endorso kay Kong Tony Boy Floyrendo bilang Hanes and ano end na at pa. And at hindi na corrupt politician. Oo, pero sinasabi niya ano, adik. Diba? Sinasabi nung ano, nung si Cathy na gumagamit daw yan, nakikita daw, di ba? Nakakatuwa po na malaman na sa lahat po ng naging malapit ninyong kaibigan, isa po siya, siya hindi naningil o humingi ng pabor sa pagsuportang ginawa niya sa inyo ng panahon ng tumakbo po kayo, ha? Ng pagka-presidente. Isa po kayo sa kukunting taong tao sa buhay ni Tony Boy. God bless you po. Diba? Talagang ano pa, ha? Talagang ginawan pa ni Cathy Binag ng litanya. Ng makalaglag panty. Ay, hindi. Makalaglag damdamin. Ha, Kulokoy? Ha? Ano sabi dito? Sa mga taong di makaintindi sa inyong estilo ng pamumuno, sino? 2019, di naman ako nagbablog noon. Malabong ako yun. Diba? Yun po ang mga taong sarado ang isipan, magkaroon ng tunay na pagbabago. Ang importante po ay malaman ng Diyos ano ang nasa puso nyo. Minumura nga ang Diyos. Win Montero, thank you naman. Diba? Ginamit ang Diyos. Nasa puso nyo. Dahil ang liderato ninyo na gusto ay malinis lamang habang nakaupo kayo at kahit di mo man ito maperpekto, medyo mahina rin tong si Cathy. Oo, wala bang malalim-lalim na mga litanyahan? Oo. Papatnubayan po kayo ng ating poong may kapal na inyong minumura. Diba? Digong, di ba minumura mo? Siya inyong layunin. Yung issue ngayon dito kay Cathy, sa limang anak nga, eto ha, bago, latest ito, mga kababayan, ha, may itatama lang ako. Di ba lima anak? Yung dalawa, sa Chekwa'ng businessman. Yung isa, yung bunso daw, di umano, ay kay pera. Maraming pera yun eh. Oo, kay pera.
sabi nga ni ano, money. Money, 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 money. Wala yung bunso, bebe. Lumusot. Lumusot. Oo, mga kababayan, ha? Malupit talaga, no? Oo. Tapos, yung dalawa, hindi pala kay ano. Hindi pala dito. Hindi pala sa kanya yung dalawa. Hindi daw matukoy kung kanino yung dalawa. Eh bakit hindi nyo ipa-DNA? Kung hindi pala matukoy. Oo. Hindi daw sigurado kung sino daw talagang ama. Nung dalawa, di umano. Oh, chismoso ako eh. Oh, alam nyo na yun eh, di ba? Alam nyo naman. Kay ano nga eh. Kay sino to? Kay Rapi Tulpo, di ba? Daming chismis. Hindi daw malaman kung kanino. Kanino daw, sino daw ang mga ama. Yung dalawa. Grabe, no? Nyaman dun. Grabe. Kung totoo yun, di ba? Sobra naman. Ngayon, anong kredibilidad, di ba? Si Maharlika nagngangak-ngak. Nag-iwalay naman na sila daw. O ay masama ba daw ba umibig? Ganyan. Di ba? Si Maharlika yata, sa bagay, bobo talaga. Eh, paano yun doon kay, kay Pera? O, paano yung anak kay Pera? Alam naman ng tao na, di ba? Alam ng taong bayan na may asawa at may mga anak yon. Si Maharlika yata, hindi alam. Sabagay, bobo eh, no? Bobo. Alam naman nating lahat eh, di ba? Na si Emperador, huwag ng pera, Emperador na lang, Na si Emperador, may pamilya. Di ba? Some way, May pamilya, Maring Rowena. Oh, baka hindi nyo rin alam. Ay, tiyak, alam mo ba na may pamilya si Emperador? Oh, Agnes Victoria. Oh, hindi alam ni, yon? Ni Maharlika? Oh, tapos sasabihin, Ha? Masama bang umibig ng tatlo, ganon? Sabay-sabay? Ha? Pwede ba yon? Kung totoo yung mga, mga chismis? Kasi ang daming chismis ngayon. Talagang, talaga. Ayaw na kay presidente. Kay first lady naman. Wala na yun, Hindi pa nga napapatunayan yung video. Oo, wala na yung video. Yung apat na video, wala na rin. May apat pa, ini-edit pa. Ha? Ang bobo naman ng taga-edit nyo. Kayang-kaya namin i-edit yan ng 2 minuto. Di ba? Oo. Ang bilis lang i-edit eh. Bobo kasi, pagdurohin mo, mag-i-edit pa ng 4. Kaya namang i-edit yan ng kahit na 5 minutes. Di ba? Ngayon mga kababayan, ang tanong dito, anong klaseng kredibilidad meron itong kasama ni Digong? Kung ganun nga, kung totoo itong mga akusasyon, chismis, di umanoy, may 5 anak, iba-iba tatay, yung 2 daw ay hindi nga masigurado kung sino tatay, di ba? Anong kredibilidad meron? Ngayon, kung nagsisinungaling na sinasabi niya na hindi siya malapit sa mga Duterte, dinilololoko niya na yung mga tao. Anong pagkakaiba ngayon netong si Cathy kanino? Kay Kalbo. Sino yun? Si Jonathan Morales. Di ba? Walang pagkakaiba. Sabi nga ni Mima, babaeng version. Our beloved, Boss Mike, Boss Mike, Severa!